Canada kontra sa Slovenia. Ito nga ang debut game ng dalawang kupunan dito sa Pilipinas. Sold out nga kaagad ang ticket sa game na ito, kung saan marami ang nag-aabang sa superstar ng Dallas Maverick na si Luka Doncic. Gabang-abang din si Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett at Dillon Brooks sa Canada. Ang mananalo nga dito ay makakalaban ng Serbia sa semifinals. Hiyawan nga kaagad ang buong MOA Arena sa pag-introduce kay Luka bago ang laro. Malakas din ang hiyawan kay Shai Gilgeous-Alexander at gaya ng inaasahan ay buo ang inabot ni Dillon Brooks sa mga Pinoy fans pagkabanggit ng kanyang pangalan. Sa first quarter ng laro ay dikdikan agad ang dalawang kupunan. Si Dillon Brooks nga ang inatasang magbantay kay Luka Magic. Nagparamdam nga kaagad si Shai Gilgeous-Alexander sa opensa, habang si Luka naman ay pasok agad ang kanyang first attempt sa 3-point line. Natawagan nga kaagad ng unsportsmanlike foul si Dillon Brooks na binubuo ng crowd sa tuwing makakahawak ng bola. Nag-flying kiss naman si Brooks sa crowd matapos ang kanyang 3-point basket. Naging back and forth nga ang opensa ng dalawang kupunan sa quarter na ito. Unti-unti na ding umiinit si Shai Alexander sa kalagitnaan ng quarter. Nginitian lang nga ni Luka Doncic ang kanyang defender. Pinosterize naman ni RJ Barrett ang kanyang defender sa kanyang slam dunk patapos ang quarter. Natapos nga ang first quarter na may dalawang kalamangan ng Canada sa score na 26-24. Sa second quarter naman ng laro, ay mainit pa rin ang outside shooting ng Slovenia, pero may sagot din naman kaagad ang Canada, kaya hirap din ang Slovenia sa pagkuha ng kalamangan. Maganda nga ang pinapakitang depensa ng Canada kay Luka Doncic, kaya hirap din makapunto si Luka sa laro. Bawian naman ng basket si Luka at Shai Alexander sa kalagitnaan ng quarter. Unti-unti na ding umiinit sa opensa si Luka Doncic with under 4 minutes remaining sa quarter. Isang poster dunk ulit sa Canada, ngayon naman ay galing naman kay Alexander Walker. Panis naman si Brooks kay Luka sa kanyang speed move to the basket. Back and forth nga ulit ang opensa ng dalawang kupunan at dikit lang din ang kanilang score sa buong quarter. Natapos ang second quarter sa score na all 50. Sa third quarter naman ng laro ay unti-unti nang nagpaparamdam si RJ Barrett sa opensa ng Canada. Pinakita naman ni Shai Alexander ang kanyang handles kung saan iniiwan ito ang kanyang defender. Hype naman si Dillon Brooks sa kanyang 3-point basket. Naasar na nga si Luka sa depensa ni Dillon Brooks sa kanya. Umabot na nga sa double digit ang kalamangan ng Canada. Bawian nga ng 3-point basket ang Slovenia at Canada sa kalagitnaan ng quarter. Unti-unti na ngang lumalaki ang kalamangan ng Canada. Tila nawawala na nga ng katulong si Luka sa opensa ng Slovenia at binubuhat na ang kanyang kupunan para makahabol sa Canada. Natapos ang third quarter na may score na 80-71, 9-point lead para sa Canada. Sa fourth quarter naman ng laro ay poster dunk agad para kay RJ Barrett. Patuloy pa rin nga ang magandang opensa ng Canada. With 7 minutes remaining, in-eject sa laro si Dillon Brooks dahil sa patuloy na pag-trash talk nito sa Slovenia. Segundo lang ang nakalipas ay si Luka Doncic naman ang na-eject sa laro dahil sa patuloy nitong pag-complain sa referee. Sa mga huling minuto ng quarter ay patuloy pa rin lumalaban ang Slovenia kahit nawala si Luka. Pero sa huli ay nahirapan na ngang makahabol ang Slovenia. Panalo nga ang Canada sa laro kung saan makakalaban nila ang Serbia sa semifinals.